malilimutan na naging bahagi ng iyong personal na kasaysayan. IFM. Diaries. Diary. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, siyensya at mahika. Ating alamin ang diary ni Agnes. 10 taon nang mag-asawa sina Agnes at Luis. Ngunit hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak. Sinubukan na nila ang iba't ibang klase ng pamamaraan upang magkaroon ng supling. Kumain na sila ng maraming manggang hinog. Nag-alay na rin sila ng mga itlog. Namanata na sila. Pumunta sila sa iba't ibang simbahan. Nagpatingin na rin sila sa mga espesyalista. Ngunit hindi pa rin sila makabuo ng anak. Labis itong ikinalulungkot ng mag-asawa. Subalit, hindi pa rin nawawala ang kanilang pananampalataya na sana'y darating rin ang araw na kanilang pinakahihintay. Tunghayan ang kanilang kwento sa ating IFM Diaries. Ito po si Gas Pulgas at narito ang kanilang kwento. Maraming mga pagsubok ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin nauunawaan, kaya't ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating hiram na buhay dito sa lupa. Tayo po'y magsitayo at papurihan ang ating Panginoon. Han, dito ka muna. Kukunin ko muna sa sasakyan, ha? Sige, Han. Para hindi ka mainitan. Ate? Oo. Oh. Ay, hi, bata. Ate, pwede pong palimos? Ah? Ito po, may tinitinda rin po kung saan pagita. Baka gusto nyo rin pong bumili. Oh, yung cute mo naman. Ilang taon ka na? 5 years old na po, ate. Ang cute-cute mo. Taba-taba ng piski mo. Cute. Sige, ako na yung bibili na siyang pagita mo dyan. Magkano ba to? 20 pesos po. Isang tumpok po, ate. 20. Oh, ito 40 na to, ha. Pambili mo na merienda yung isa. Salamat po, ate. Malaking tulong po ito. Sana po maubos ko po ngayong araw tong sampagita. Maubos mo yan. Ang cute-cute mo eh. Nandiyan ba yung mama mo? Wala po. Nasa bahay po. May sakit po kasi si mama, kaya ako po ang nagbebenta ngayon ng sampagita. Oy, gusto mo akin ka na lang. Ang cute-cute mo eh. Kailangan po ako ng mama ko, ate. Salamat po. Oo, sige ha. Mag-ingat ka, magtinda-tinda dyan. Ingatan mo yung lalagyan mo ng pera. Opo, ate. Salamat po. Okay.
Ay, ayun na pala yung asawa ko. Saan pinita kayo dyan? Ayan na, Han! Tara na! Okay, saglit lang. O bata, iwan na kita dyan ha. Ingat po kayo ate, salamat po. Ingat ka. Pinangarap ng mag-asawa na magkaroon man kahit isang anak. Ngunit talagang hindi pa ito ipinagkaloob sa kanila. Palagi nalang busy sa trabaho at nag-overtime. Si Luis, dahil na rin sa kanyang sama ng loob na hindi pa rin sila makabuo, isang gamay, umuwi itong lasing na lasing. Oh my darling! Oh my darling! Luis, ano ba? Oh my darling, Clementine! Hoy, huwag sigaw-sigawan ha! Grabe, anong oras na? Ngayon ka na naman umuwi. Lasing na lasing ka na naman. Ilom! Ilom! Grabe ka, Luis. Tignan mo nga, hindi ka na magkanda. Lupay-pay dyan, lupay-pay ka na mo. Ano, ginalang ba ang plano mo? Lagi ka na lang maglalasing, ha? Wala ka nang ginawa kundi mag-inom. Anong oras ka umuwi? Nagluluto pa ako, hirap na hirap ako magluto dito. Tapos, wala na naman kakain. Napapalis lang yung pagkain natin dito. Yan! Yan ang dahilan kaya ayokong umuwi ng maga kasi yung bibig mo parang Armalite! Paano hindi magiging ganito? Eh kita mo nga yan, lagi mo akong inuuwian ng lasing ka. Saan ka ba nagpupupunta ha? Sino ba mga kasama mo? May babae ka na ba, no? May babae ka na, no? Yan. Yan ka na naman. Alam mo! Hindi ba pwedeng uminom lang kasi birthday? Nag-birthday lang kami. Birthday? Oo. Araw-araw may birthday? Araw-araw kung sino-sino may birthday dyan sa mga ano mo. Di ka na naawa sa akin, Luis. Maawa ka naman, asawa mo ko. Anong lagi gusto mo? Ha? Ganyan? Anong gusto mo? Magayos ka sa buhay mo. Wala ka rin namang mabuo. Wala ka rin may ibigay na anak sa akin. Ha? Kaya ka bang nagkakaganyan, ha? Tapos, sabihan mo ko, may iba kong babae, ha? Kung gusto kong gawin yung matagal na! Ha? Ganyan ba tingin mo sa akin? Kung ginusto ko, alam mong gustong-gusto ko na magkaanak, pero... Ano? Hahanapin mo sa ibang babae? Huwag mo akong pagbintangan, baka gagawin ko talaga! Dahil hindi ko mabigay sa'yo, sa ibang babae mo hahanapin! Gusto mo magkaanak? Magsiselos ka na naman! Ako lang, ikaw lang ba? Ikaw lang ba gusto magkaanak? Ako! 10 taon, Luis! 10 taon! Hindi ako, wala ako mamigay sa iyong anak. Kala mo ba magaan sa loob ko yun? Tama na, tama na! Sama mo, Luis! Tama na! Tama na! Oo! Bahala ka dyan! Wala. Hindi eh. Hindi ako nagkaroon eh.
Baka ito na yun. Ay, Mars. Ako rin, hindi rin ako nagkaroon. Meron akong regla, pero orange. Aligin ang alimango pala. Ano ba yan? Mars, baka yan na hinihintay mo matagal na. Kaya ay, hindi ka dinadagnan. Kaya nga. Oh my God! Kinakabahan ako. Sana ito na talaga yun, Lord. Happy-happy ako. Baka yan yung magpa-check up na kayo. Oo nga. E, didiretso na kami sa doktor para sigurado agad. Tama pa. Mars? Ano? Tinang kami, ha? Ay, oo, syempre! Ako, ayoko. Isusuli ko yung kandila pag kinuha niyo ako. Oy, ano ka ba? Kala ka lang ako. Ayaw mo magninang. Nang susuli ka ng kandila. Uy, kasali ka pa rin, ha? Syempre, ninang ka ng anak ko. Oy, basta magnininang kami. Basta meron dyan mga naka-apron. Ay, ay, ay. Oy, ano ba kayo? Syempre, baka madumihan kailangan naka-apron. Gusto ko talaga mag-trending. Bahala ka dyan. Congrats, ha? Oo, wala, salamat. Magpapa-check up na kami sa doktor. Sana, baby girl. Kahit ano, basta lang magkaroon kami ng anak. Ah, salamat, Lord. Uy, ano ginagawa mo dyan? Nagkakabit ako ng apron. Pagluluto na ako. Agad silang pumunta sa doktor. Nag-out sa trabaho si Luis upang samahan ang asawa. Pagdating nila sa klinika. Dok, ano? Okay ba yung result? Excited na kaming malaman ng asawa ko. Dok, ilang weeks na po ba o ilang buwan na po? Mrs. Hindi ka naman buntis. Ano po, Dok? Dok, kakasabi lang po ng asawa ko na hindi po siya dinatnan. Oo nga, Dok. Ilang weeks na to, hindi pa rin ako nagkakaroon eh. Base dito sa aming wala eh. Baka false alarm yan, Mrs. Minsan kasi talaga magkaroon ka ng irregularity niyan sa ano mo, sa period mo. Hindi kaya ganyan, minsan talaga na iba yung cycle mo dyan. Uba? No, akala ko meron na. Akala ko ito na yun eh. Excited pa naman ako. Alam mo bang nag-gym kami ni Coach Rod tapos... Sorry ha, akala ko ito na. Sige Dok, salamat po. Sige, isa-settle ko muna yung bill doon. Salamat, okay. I'm sorry. Akala ko ito na yun eh. Akala ko meron na. Huwag ka na umiyak. Uwi muna tayo. Ayusin ko lang tong bill dito. Kahit wala tayong anak, kahit tayo lang dalawa, basta masaya tayo. Pasensyahan mo lang ako minsan kung napapainom ako. Nayaya lang naman ako nila. Mga boss ko, sila Sir Jess, sila Coach Rod, sila Sir Edwin, sila Sir Tony, pero hindi ko naman sinasadya na nasasaktan ka na pala kasi mag-isa ka lang hinarap mo yung problema.
Dapat dinamayan kita pero... Han, pasensya ka na. Sorry, Han. Ang tagal na panahon na. Alam ko na sasabik ka na. Alam ko pero kung hindi man tayo bibigyan ng Lord, ng Diyos ng anak ko, okay lang. Marami pang paraan para sumaya tayo. Okay? Tama na. Patawarin mo. Patawarin mo ako kung nawalan ako ng pag-asa. Gusto ko lang mabuo yung pamilya natin. Sorry. Wala kang kasalanan. Dalawa tayo dito. Harapin natin to. Sana magkaroon pa rin. Sana magkaroon pa rin ang pagkakataon na maging magulang tayo. Darating din yung panahon na ibibigay din sa atin ng Diyos yun. Alam mo, Han, kung ibibigay man niya o hindi. Basta, mahalaga. Okay tayong dalawa. Salamat, Han. Okay. Sorry, Han. Oh, sorry din. Sorry. Tinanggap na nina Luis at Agnes na hindi na talaga sila makabuo pa ng anak. Ang importante, masaya silang nagsasama. Marami pang paraan. Ika nga. Ngunit sa ngayon, dahan-dahan muna nilang tinatanggap ang katotohanan. Isang araw. Doc, asan yung misis ko? Kumusta siya? Ay, nandun pa siya sa ER. Okay lang. Huminahon ka muna. Huminahon ka. Di kasi. Sister. Emergency kasi. Oo nga, pero mag-hurs daily ka lang dyan. Huwag ka mag-ano dito sa ospital. Madaming nagpapahinga dito ang ano. Pasensya na po. Pasensya pasyente. Na po. Kinakabahan lang po ako. Sige, Doc. Pupuntahan ko na po yung asawa ko. Sige. Han, anong nangyari? Ba't ka nandito? Han! Anong nangyari? May sakit ka ba? Ano? Anong nangyari? Wala, Han. Kaya nga eh. Alam mo bang nasa meeting kami? Umalis lang ako. Anong nangyari sa'yo? Eh, kasi... Ano? Nagpunta ako dito, nagpatingin ako. Tignan mo itong resulto. Ito.
Ayan, basahin mo. Taas ng kolesterol mo, Han. Hindi, Han. Oh, ano? Yan. Hindi pala. Ayan, yung kabilang page. Kasi itong nag-check up sa inyo, daan ta- puro taas yung... Three weeks? 3 weeks kang buntis? Oo, Han. 3 weeks? Totoo ba to? Buntis na ako, Han. Magkakaanak na tayo. Magiging tatay ka na. Sandali, Han. Baka it's a prank, Han. Ayoko nang ganyan. Baka ano ka ba, Han? Baka nag-vlog-vlog ka na dito. Huwag mo kong lukuhin ng ganyan. Han, ano ba? Tignan mo yung pirma ng doktor, oh. Totoo ba to? Oo. Salamat, Diyos. Salamat sa Diyos. Magiging magulang na tayo, Han. Sa wakas, Lord. Binigay mo na. Binigay mo na rin sa amin. Thank you. Ito na, Han. Yung matagal natin minihintay. Kumain ka ng prutas, ha? Yung mga healthy. Bawal yung mga junk foods at saka... Basta, oo, mulay. Oo, kumalma ka muna. Paplanuhin natin na maayos yan. Kahit ano pa yan, lalaki, babae, wala akong problema. Basta, pag lalaki, junior, agad yan, ha? Manang-mana agad yan sa tatay niya, gwapo. Bulero ka pala na. Salamat sa Diyos, Han. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. There can be miracles. Hi mga idol, good morning. Good morning. Today is Holy Tuesday. Yan. So very inspiring yung ating naging kwento ngayong araw mga idol. Lenten special. Ayan, ang galing, oo. Mahabang panahon na naghintay sila. Ba't yung natawa? Seryoso kaya ako. Nakaisa ka daw kasi idol dagu. Salamat po sa lahat. Shirley Bahaw. Yes, nakabuo Nigel din. Nigel Blanco, Mindy Zepi. Ay, si Coach Rod, ha? Nasa ano siya ngayon? Nasa Bicol. Nanonood siya sa atin. Sa family mo dyan, Coach Rod Valencia. Hello po. Si Teresa Ramos. Hi. Renan Manolo. LB Ulvera. Grabe galing ng acting ni Kiko. Oy, ang pare natin, ha? Galing. Ay, ay, ay! Ay, nako, naghintay ako kahapon. Ikaw pala yan, Lee Olvera, ha? Ay, bagay pala sa'yo magpari. Ah, bakit? Ang galing kanina, galing, no? Oh, totoo. Sa intro pa lang, panoorin niyo yung intro pag balikan nyo. Galing ni Kiko magpari. Yeah, no? Salamat parang, po. Parang walang kasalanan, alam niyo yun? Uy, nagserve ako dati sa simbahan namin. Kaya nga siya na-impeach. Kaya ka na patanggal. Na persona nung grata sa simba. Alam mo bakit? Bakit? Inubos yung mga choir. Ay! Tuesday ngayon. Oy, oga. Okay, back to us. Hindi na pa ito eh. Ay, by the way, wala tayong IFM Diaries bukas. Yes. Sa next week na ang balik. Opo. We will give way para sa observance ng Holy Week. So... Yan. Ako baka kasama niyo pa rin ako sa radyo bukas. Okay? Mm-mm. Yan, no? Good morning mga idol. Pa-shoutout kay Jude. Galing kay Eva from Montalban, Rizal. Hi! Good morning! Dude. Si Dude na si Clive Andres. Hello! And si Edmond. Roque Asuncion. Si Bernard Colomac. Kiko, kamukha nyo po si Mark Logan. Alam mo, kahapon ka pa. Ayun, may nababasa ko eh. Grabe. Ang galing nyo mga idol, salamat, sabi ni Betchay. O yan. Teresa Saramo sa buntis din to. Ingat ka ha, idol. Hoy, ingat. Mm-hmm. Ang galing daw ng trio ng IFM, sabi ni Mike. Wow, thank you, Mike. DJ na dramatista pa. Rodelas Bowie. Eh, hindi lang DJ / dramatista / makeup artist pa yan. / delivery rider. Oo, dinideliver yung kanyang pagmamahal straight to your heart. Ayoko na mag-talk. Ayan. Mga taga-PRC Motorpool, si Ryan Garcia. Thank you. Oo, sa wakas nagbunga din. Pag-uusapan natin yan on air ngayon mga idol. So standby tayo. Balik tayo on air.
May miracle po talaga. Okay. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Pag sabi nga nila mga idol, kailangan mo lang tatagan ang iyong loob, no? Manalig ka lang. At ibibigay sa iyo 'yan pag ikay nagdasal ng mataimtim. Amen to that, mga idol. Okay? Hindi po ito si Pastor Dagol. Hari po ako. Nga dili gwapo, dili tisoy, charming lang. Idol Dagol po. At kasama pa din ang kabanal-banalan. Ang sakristan. Sakristan. Ang sakristan na sobrang bait na si Kiko Kalikot. Ah, ganun ba? Ay! Psst! Oy, easy. Uli Tuesday. Wag. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang Reyna ng Radyo, nagwapa na tisay pa, Reyna Ivana! Hop, ako palakpakan natin si Reyna Ivana, galing. Galing ng acting, talagang umiyak. No? Parang, parang naranasan niya talaga. Wala pa. Hopefully pa, ito naman. Masyado ka-advance. In the near future. Okay. Oo. Pero alam mo yung emotions na talagang mailabas mo, na nakikita naman ng ating mga idol na kumbaga kahit sila ay napaluha din, napaiyak din si Betsy, sabi niya, napaluha din daw siya. Kaya nga eh. Kasi si Christina Sabado, kahit... Tuesday pa lang, Martes pa lang. Okay, tinawid mo talaga. Sina, hindi ko kasalanan yun. Ha? Kasi ito nga mga idol, marami mga idol natin makaka-relate. Yung mga hindi pa nabiyayaan ng babies, gustong-gusto na magkaanak. Kung kailan na legal na magkaanak, saka pa walang anak. Mm-mm. Eh yung iba nga ayaw magkaanak, nabuntis bigla. Mm-mm. Diba? Yung iba. Correct. Kung hindi pa ready, may nagka-baby na sila. Hindi prepared, nagka-baby. Eh yung mga gustong-gusto na... Correct. Every, wala pa rin. Napapansin ko may kaibigan akong ganyan na palagi siya sa mall. Pag dumadaan siya sa mall, dumadaan siya sa mga damitan ng baby mga store? Bata. Oo. Tapos yung babae, dumadaan doon. Sinasabi ng babae na, gusto ko talaga ng baby girl. Siyempre, pag babae, ganun talaga, di ba? Tapos yung kaibigan kong lalaki naman, tahimik lang. Kasi ayaw pa niya mag-settle. Ready. Oo. Okay. Ayaw pa niya mag-settle. Kumbaga, okay, pakahoy-kahoy lang siya. Nung sinabi na, uy, alam mo, babe, gusto ko talaga ng ito, yung pink na dress para sa baby bata. Girl natin. Mm-hmm. Yung kaibigan ko, gumanon lang. Okay. Oh, di ba? Napakawi-kahawi lang siya. Kuro-kuro lang. Kasi ayaw niya pa. Mm-mm. Nung naging sila na, yun na. Hindi sila nabiyayaan. Ay. Gusto na nga nila magkanak. Kung kailan pwede na kasi nag-asawa sila. At wala. Ready na din. Oo. Wala. Kasi idol, hindi mo naman din masisisi yung guy. Kasi may mga tao talaga na alam nila sa sarili nila na hindi pa sila ganun talaga, wala pa silang kapasidad financially, emotionally, and mentally na magkaroon ng anak. Kasi na, once na magkaroon ka na niya, wala nang bitawan, hindi gaya na ng trabaho yan na pwede kang mag-resign anytime. Pero dyan kasi sa obligasyon bilang magulang, na hindi ka po pwedeng umaya, walang day off. Di ba, Idol Dagol? Oo kare? Naman. Sa yung mga magulang, walang day off dyan. Pero ang tanong dyan, bakit ang mga lalaki hindi pa ready, nandun na kayo sa relasyon, di ba? Oo. Baka hindi pa ready kasi may iba pang pinabibisihan. Alam mo kasi masagwa lang kasing elaborate ngayong araw. Pero sa Lunes ko na sasabihin. Balikan natin yung story. Balikan natin sa Lunes. Pero eto nga, sa tingin mo, gaano ka-importante ang bata para sa isang babae? Sa ako kasi, hindi pa ako makapag-speak on behalf. Hindi pa naman wala nanay. Pa eh. Ang gusto ko lang, baby boy. Gusto mo baby boy una? Hindi, ibang baby boy. Ay! Wala siyang pakialam, Holy Tuesday ngayon. Hindi. Gawin pa.
De, kung papipiliin ka, if given a chance na, ba't may kumanta ka na? Mamaya ka na kumanta. If given the chance ako, baby girl o baby boy? Gusto ko baby boy. Yung mauna? Oo, gusto ko mauna. Kasi wala akong kapatid na lalaki eh. Ay, oh, okay. Oo, Tres Marias kami. Oo. Kaya ano, ang gusto ko naman lalaki. Mm-hmm. Tama nga naman. Oo, tas gusto ko ang pangalan niya, Stanley. Oy! Stanley! Oo, Stanley ang pangalan. Aking pagbabae, first baby pagbabae. Boy. Pagbabae. Ano yun? Yung Stacy, sigurado. Bakit Stanley pa? Hindi na lang Brandon. Gusto ko nga, ano eh, Stanley. Bakit ba? Bakit nangingialam ka? Anak mo ba yan? Oo nga, no? Oo. O di gawin mo ng Judas. O tatlo anak mo, lalaki. Si Judas, si Barabas, si Estas. O pangat, gawin mo apat, Dimas. O, huli week naman eh. Para puro makasalan. Ati si Dimas nag-repent. Oh, yung tatlo talaga si Estas, Dimas o si Judas, hindi talaga yung nag ay si Barabas. Oh. Kung ako kasi pag nag-asawa na ako, ang gusto ko muna sana, wag muna kami magkaanak muna at the, para siguro mga 1 year, 2 years. After 1 year. Gusto ko muna ma-enjoy ko muna yung kaming dalawa lang ng magiging asawa ko. Parang diba? Mag-ano muna kayo. Oo, parang ma-enjoy yung honeymoon stage na legal na kami mag-asawa. Kahit ano pwede na namin gawin, diba? Kahit saan basahin kami magpunta. Basahin nyo na yung ano, okay, Tuesday pala. Tuesday ngayon. Oh, diba? Mamasahin ko na sa'yo ng libro. Dapat ibang libro ngayon. Dapat yung ano. Tapos okay. pag ready na kami, tsaka na. Kasi para financially stable na kami. Mga, okay. Okay naman yun. Question. Yes. Pag ready na kayo magka-baby, what if hindi kayo nabiyayaan? Any other options? Pag ganun, wala. Para maghintay na lang din muna kami. What if nga aabot din ng 10 taon, after 10 years, hindi tulad nitong si Agnes at Luis na congratulations po sa inyo na biniyayaan kayo. Nagkaanak na sila. Paano? Hindi naman natin inaano ha. Kumbaga, ano lang. Let's cite a sample. Kasi may mga idol tayo na hindi talaga nagkaanak eh. I mean, tumanda na sila sa couple, pero hindi sila nagkaanak. Ano sa tingin mong pwede niyong gawin para still may spark pa rin yung relationship? Ako ha, siguro... ano muna namin yung mag-alaga na lang muna kami ng hayop. Mag-alaga kami pet. ng mag-pet kami. Diba? Pwede mag-alaga kami ng kasi 'di ba yung mga pag-alaga ka ng dog, malaking responsibility na 'yun, 'di ba? Kasi babakainin mo sila, gugroom mo sila. Eh ikaw pa mahilig ka rin sa ano? Marami, oo, mayroon na kaming 4 na aso eh. Oo, ano may mga aso? Oo, meron akong isang aspin, may dalawa akong shih tzu saka isang poodle. Ay, no, pa-social talaga. Ayan pala nung... Ayan. Chip! Chip! So, ganun na itong na muna. Eh, itong askal to eh. Yung aspin. Sa akin, mayroon naman akong pamangkin. So, kung ano, pwede parang na mag-alaga kami. Parang doon na lang diversion. Oo. Ampon, ayaw mo mag-ampon. Ano, parang hindi. Kunyari, kadugo mo lang din. Okay pwede lang. Naman. Pwede naman isama namin. Okay lang. Ikaw, Kiko Kalikot, if ever hindi ka na bigyan ng anak, ano bang pwede mong gawin para... ano, maghanap ka na agad ng iba. Ganun na, di ba? Hindi, ako. Tundo ka na natin ito. Na paligwiligoy. Ba't mo pa ako tinanong? May tubig pala sumasagot. Obvious eh. Hindi, ang talaga ito, vocal naman ako kahit kanino, kinukwento. Kung gusto ko talagang mag-ampon. Okay. Alam mo, actually, Reyna Ivana, idol na girl, gusto ko nga makapulot ng baby. Oh! Yung makapulot talaga na iiwan lang dyan. Ay, naku, hindi ko na talaga ibabalik yan. Wala. Bakit? Parang ano eh, kasi yung fulfillment para sa sarili ko na makapulot ka, hindi mo naman kaano-ano. Walang ano, walang trace na kahit ano, sino yung magulang nito. Parang walang mangungulit sa'yo, di ba? Pag naging bakit? Successful na yung bata. Ay, bagay, bata kasi. Yung napulot mo kasi, malaki na eh. Tapos, yun na, iniwan mo rin. Ay, Holy Tuesday ngayon. Ay, sabi ko nga. May sabi dito, itong mga to, si Joko, si Angelo, sideline muna sa iba. Hoy! Ay, yes. Kayo, ha? Kung ikaw idol the goal, kung ano... Sideline sa iba. Hindi, sabi ni Angelo. Hoy, hindi. Hoy, binasa ko lang eh. Grabe, hindi ko yung sagot. Holy Tuesday. Ang sagot ko, syempre, kung hindi man talaga... Kung ikaw nasa posisyon ni Luis, anong gagawin mo? Hindi talaga bibigyan ng ano? Ng anak. Ano natin, sa side B naman. Kung hindi kaya side A, side B. Bala ka dyan. Oo, ganun na. Holy Tuesday eh. Ano yung pilitin sagutin yan? Basta ang ay, diba? Binabagyo yung Holy Week natin ngayon. Tas, hindi, totoo. Mm-mm. You pray. Kung talagang hindi man ako pagpalaing magkaroon ng anak, sakali, diba? Kunyari lang naman, diba? So, grabe lagi.
Unsere ko. Siyempre, kailangan mong samahan yung partner mo. Mm-hmm. You know, asawa mo. Samahan mo siya. Kung talagang maghanap kayo ng ibang diversion mm-hmm. para lang... Magkaroon pa rin ng spark. You can help others. Like, you have relatives, pamangkin mo, tulungan mm-hmm. mo. Mm-hmm. Doon mo nalang ibus. Pag-aralin mo. Fulfillment mo pa rin yan. Speaking of that, ganyan... Kala ko naman, ano? Yung ganyang sitwasyon, Idol Dagon, naalala ko yung dati kong teacher ng second year high school. Oh. Mm. Ano naging siya? Kayo? Naging kayo? Bumanga naman ito! Ilaro ko lang. Di mo ba rin tanong? Ano siya? Hindi, sila nung asawa... Uy! Sila nung ano niya, ng asawa niya, hindi sila magkaanak talaga. May edad na rin silang dalawa. Eh. Ngayon, ang... Hindi ko lang masyadong matandaan kung paano nila nakuha yung bata. Oh. Basta nag-ampun sila. Tapos ngayon, nag-iisa lang yun, pinag-aaral nila pare. Ngayon pare na siya. Wow! Mm-hmm. Oh, nice! Yung lalaki, ano siya, dati siyang militar. Si babae, dati siyang teacher. Tapos yung inampun nila, ngayon pare. Pare na. Mm-hmm. Wow! Naalala ko siya. Hi, ma'am. So, ikaw, you, ma'am. Magiging, sa tingin mo, kung ampun ka, magiging pare ka din? Kasi bagay na bagay, di ba? Kanina. Oh, kaya nga, ganap na ganap. First scene pa lang natin, talagang nag-humili si father. Alam mo yung hindi ka makakatulog kasi mm-hmm. si father ba yung tingin sa'yo? Sige. Plus 10 ka sa impyerno. Ganun ka. Kung magiging pare, di ko sure. Kaya, pare di pamilya. Pero alam nyo mga idol, hanggat buhay tayo, there's mm-hmm. always hope. Yes, no? May hope. Huwag nating ano, na, kumbaga kayo mag-asawa dyan, kayo idol na nakikinig po, ikaw, mm-mm. na hindi mo mabigyan ng anak yung partner mo. Basta, ano lang, tignan nyo rin yung lifestyle nyo. Correct. Bakit ako, kumbaga... Kasi baka stress ka. Yes, totoo yan. Mm-mm. Dahil sa stress, sa trabaho nyo. Puro ganun eh, yung ang lifestyle mo, factor. Mabisyo ka. Correct. Diba? Sabi ko naman siya, masama ang bisyo. Pag nagbibisyo ka, tapos, hindi, totoo naman. Palagi yung may bisyo ka, hindi ka talaga makakabuo kung ganun. Correct. Kung you will live a healthy lifestyle, nag-workout ka, nag-exercise ka, kumakain ka ng healthy food, wala kang bisyo, IFM ka, sigurado magkakaanak ka. Tama. Correct. Saka may panahon para sa lahat ng bagay eh. Diyan talaga. Kung di pa talaga napapanahon, syempre, gumawa na lang kayo ng iba pang pagkakalibangan ninyong dalawa. Mag-travel kayong dalawa, mag-asawa, di ba? Totoo. Para mas maging strong pa yung bonding nyo. Malay nyo, yung magiging baby nyo, made in China. Ay, madaling Japan. Ba't ang rumpok ng anak natin? Ba't ang rumpok ng anak natin? Madaling napilayan agad. Made in China. Pero sa mga idol natin ha, na hindi sila nabiyayaan ng mga anak, tapos gumawa sila ng paraan para, halimbawa na mag-ampon, ay sobrang saludo po kami sa inyo dahil hindi po kayo sumuko at nakatulong din kayo na maging maganda yung buhay nung kaluluwa ng inampon ninyo. Correct. Diba? Maraming salamat. Hindi natatapos doon ang buhay. Maraming salamat, Pastor. oras so reminder. Mga idol, bukas po, nandito pa rin ang inyong IFM. Ngunit yung ating IFM Diaries, magre-resume tayo sa Monday. Sa Lunes na po. Oo, so it's gonna be a very, very long week. Yes, mamimiss nyo kami. Sa Facebook na lang tayo magkwentuhan dyan. Yeah. Magla-live din kami sa FB, so abangan nyo lang mga idol. Anyways, thank you so much. Susunod na ang isumbong ay Pangulong Dagong. Ito po, si Idol Dagol. Kasama pa rin si Kiko Kalikot. At Reyna Ivana. Alam nyo... Ito pa ha, masingit ko lang, si Ma'am Lorraine Flores, mm-mm. What an inspiring story. Wow. Salamat. Salamat. Sa mga na-inspire ngayong umaga, thank you. Mm-mm. Na-inspire din kami dahil sa inyo mga idol. Thank you. 11:14 dito sa 93.9. IFM. Ay, ay, ay. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.